You see Jerome Romero. Kami yung, ano, ang religion ko is Latter-day Saints. O mas kilala sa tawag ng... Ano yung basic beliefs ng religion naman? Basic beliefs? Siguro, ano, naniniwala kami na darating yung day o yung judgment day kung saan ano, lahat tayo judge based on our doings or mga nagawa din dito sa mundo. And we believe sa maraming mga principles na talagang iba sa ibang religion. Marami siyang pagkakaiba pero siguro mag-insight ako naman. Yung isa sa pinagkaiba, di ba sa Catholicism, naniniwala sila sa Holy Trinity? So, kami, sa part namin, we believe sa Godhead. Kung saan, si Heavenly Father, si Jesus Christ, at yung Holy Ghost, different silang, magkakaiba silang, tao. Pero, they work as one. So, another difference pa sa Catholic is, hindi kami nagbibinyag ng baby. So, binibinyagan kami pag 8 years old kami. Kasi we believe na yun yung age of accountability. Kasi naniniwala rin kami na yung mga bata, masyado pa silang pure at malinis para binyagan. So, wasa lang mga kasalanan at hindi nila alam yung mga ginagawa. So, ayun. Sa religion namin may Bible din. Pero meron sa amin 4 standard works. So maliban sa Bible, meron pa kami 3 additional books. Yung Book of Mormon, yung Pearl of Great Price, at saka yung Doctrine and Covenants. So yung pinagkaiba nun, yung Book of Mormon, yun yung mga pakipagtipan, nakasulat din yung mga pakipagtipan ni Jesus Christ sa ancient America. So di ba yung Bible, about siya sa mga Jews or Israelites. So sa Asia lang. So niniwala kami na bumisita si Jesus Christ yung na-resurrect siya sa Amerika. At doon, ginawa niya yung mga pahipagtipan niya sa mga taga-roon. At doon nagsimula yung pag-aating yung Doctrine and Covenants naman, yun yung modern day scripture namin. Kung saan ginawa siya ng mga prophet ng simbahan namin. Mm-hmm. Tapos yung Pearl of Great Price, yun naman yung mga precious things na natanggal sa Bible simula ng unang panahon. So, maraming mga, na-remove sa Bible. Ayun. Paano na-remove? Can I say this? So, paano ba? Kasi yung translation ng Bible, hindi siya pure. And mayroon kasi yung mga Pharisees at mga priest before yung nagtatranslate. Meron silang binagbubura, ganun. Maraming mga kulang na accounts. Maraming kasulatan na hindi naka-include sa Bible. So, yung mga wala sa Bible, yung iba doon, natatagpuan sa Pearl of Great Price. Meron isang verse, pero hindi ko siya, kumusado ko yung verse. Pero sabi doon, bibisitahin doon niya yung sheep niya sa other fold. So, sheep pertains to us and other fold pertains to other place. So, we believe that God not only loves Asians or Jew people. So, the Jewish people. So, bumisita, syempre, mahal niya rin yung mga lahat ng tao. So, bibisita siya sa mga ibang lugar. At, doon siya. So, yun yung naging brief explanation kung bakit bumisit siya sa America. Form of worship. So, yung form of worship namin, every Sunday, we take sacrament. Then, yung service ng sacrament is 1 hour and meron kaming Sunday school afternoon. So, a total of 4 hours yung per Sunday. So, ayun. Instead of ostia and wine,
ang ginagamit namin is bread and water. Okay. Ano kanina? Sunday school? Sunday school. Ano yun? Sunday school is like, ano, after ng sacrament, yung pang buo, pang lahat ng mga members, may mga, after nun, may mga, ano, teaching lessons pa, pero by age naman. So, yung mga bata magkakasama, yung mga teenagers magkakasama, yung mga matatanda magkakasama. So, doon, tinuturo yung mga, ano, yung iba pang mga doktrina ng sinuha namin. So, yun yung Sunday school. So, required yun sa lahat? Ganun? Ano, paano mo required? Like, part talaga yun ng religion yun na kailangan every Sunday? It's a matter of choice. Pero, kung we're, ano ka, faithful ka ng members, okay. Faithful kayong members, edi, gagawin mo yung katungkulan nyo. Kasi, ano, sacrament or Sabbath, yung service namin, ano, parang reminder siya sa amin, ng members, yung pakipagtipan ni Jesus Christ sa amin. Ano, so, it is important na alalahanin siya. Tapos, ito, medyo ano, meron kasi akong napanood na parang yung mga Mormons, sila kumakatok from door to door. Ano yung, ano mo doon? Like, ano yung ginagawa? Ba't ganun? Ayan. So, yung mga kumakatok, yun yung mga missionaries o yung mga missionary. Minsan yung babae, minsan yung lalaki, sisters and elders. And, kaya sila kumakatok, ano yun, bali, magsiserve sila ng 2 years, para i-preach yung gospel sa mga lalaki. Tapos sa girls, sa mga sisters naman, one and a half years, so 18 months. Ba't siya magkaiba? May reason bang specific? Yeah. Meron siyang reason, siguro dahil sa authority. Dala na siyang deep. Authority? So para, ano ba ito? Para bang may dominance ba yung lalaki sa lalaki? Hindi naman. Hindi siya may, para kumbaga may dominance. Ano lang. Yung girls kasi, hindi talaga sila obligated na mag-serve. Pero if they want, di sila pinapayaman. They are encouraged. Unlike sa ano, sa mga brethren, required kami kasi kami yung may authority. Yung parang ganun. Paano pala explain? Masyado siyang deep para explain. Ah, so okay lang. Tapos, di ba na-mention mo kanina yung dapat 2 years of service? Yeah. Gagawin mo ba yun or nagawa mo na ba yun? Nagpa-plan ako after na to, first year ko. Bali next year na. So, after yung May, mag-file ako ng law for 2 years, then mag-mission ako. Ayun. So, depende kung saan ako ipadala ko, sa ibang bansa ba, o sa London na, or sa Ayas. Sa buong mundo, 16 million. Oh, parang 16 million. Roughly 16 million. Yun yung members. And sa Philippines, almost 1 million yung members na Philippines. So required yun ano, na parang mag-missionary work kayo? Tapos pupunta kayo sa ibang lugar? Commanded kami nag-gumawa na mag-mission. Pero nasasayo pa rin kung susundin mo. So, merong mga hindi sumusunod doon? May mga hindi sumusunod kasi wala silang desire and mahirap naman siguro yun pag magtuturo ka tapos wala kang desire para saka yung iba rin, may excuses sila kasi yung iba, may physical disability, meron mga members kasi na may kapansanan na hindi nila kaya mag-mission. So, sa amin, meron kami bawal yung kainan. Under siya ng word of wisdom, which is a commandment sa mga members, para sa good health. So, bawal kami uminom ng kape, lencha. Bawal kami manigarilyo, mag-alak, tapos illegal drugs, bawal sa amin. So yun yung isa sa mga bawal sa amin. And
bawal kami magpatato, bawal kami sa boys, bawal kami magpa-pierce. So, bawal kami magkaroon ng butas kahit saan punta na mata, magpa-butas. Sa girls naman, kung gusto na lang magpa-butas, hanggang one pair lang sa, hanggang one pair lang. At isang butas lang sa ano, pair ng 10. Bakit bawal yung kape tsaka tsaa? Kasi, we believe na harmful siya sa katawan natin. Kasi iniwala rin kami na yung our body is a temple of God. So, kailangan natin siyang ingatan. Naka-mention ba explicitly dun sa books niya na bawal yung kape, tsaka sa DNC, sa Doctrine and Covenant, yung modern day, Doctrine and Covenant, sa modern day book namin, yung modern day scripture namin. Doon nakasaad, kasi nireveal lang siya, ano, lately. Mormon. Kaya kami kilala sa tawag ng Mormon kasi dahil sa aklat ni Mormon namin. Yung Book of Mormon. Tao si Mormon. Yeah, si Mormon ay isang propeta siya. Propeta siya sa lumang Amerika. Na siya yung nag-compile ng books. Kasi yung Book of Mormon para rin siyang Bible. Na library ng mga books. So doon sa Book of Mormon, library rin siya ng books. Pero ng mga tao sa Amerika. So, siya yung nag-compile, siya yung nagtago nun. Tapos, later on, nireveal na lang sa kanya. Ay, nireveal na lang kay Joseph Smith yung nag-discover yung plates, gold plates ng Book of Mormon. At siya yung nag-translate. So, prophet siya. Naniniwala kami siya yung isa siya sa yung prophet na nag-restore ng church nito sa mundo. Sa religion namin, tinuruan kami na irespeto yung paniniwala ng ibang tao. So, kung meron mang bumatika sa religion namin, tinuruan kami na huwag pumatol. Eh, ang number one rule namin sa rule namin, huwag kaming makipag-debate sa other religions. Kasi, hindi siya magbubunga ng maganda. Ayan, magkakaroon lang ng away. So, for other religion, we respect other religions and sana respect din kami. So parang ganun lang, yung tumuro sa amin. It's their agency, so it's their freedom to choose kung gusto na naman niwala o hindi. So ayun, respect lang din. Dito sa service provider sa City Jail Santa Cruz Manila, doon sa mga kababahan, female or male. Actually, araw po ng Biyernes, yan ang most special ng araw ng Biyernes. Kumbaga sa ikumpara natin sa body, yun po ay hit araw ng Biyernes. Alam mo kung bakit po, kahit hindi nitatanong, bakit pinaka-special na araw, yan po ang araw na linikha si Adan, ang ating lolo. Linikha dyan si Adan. At dyan pa linikha ang mundo at itong mundo, langit at mundo. Sa araw na yun, araw ng Biyernes. Kaya yan ang pinaka-special niya, araw ng Biyernes. Tulad ng Eid al-Fitr sa Ramadan, pagkatapos ng Ramadan, Eid al-Fitr, yan ang mga sumusunod na araw. Sa Eid al-Adha, tulad ng yung mga nagtapos ng papuntang Makkah sa pilgrims, di ba po? Yung nangyayari doon na yung itong nakaraan na hajj na stampede, yun doon ginaganap.
isa lang ang lugar na ginaganapan. Pag yun ay sacrifice. Ang purpose doon sa sacrifice, kasi tulad ng pag-sacrifice ni Abraham sa kanyang anak na si Ismail, na nung sinilang ni sinilang si Ismail noon, panahon na yun, ay nag-sacrifice ang nangyari sa kanyang nanay. Na nung time na yun na naghanap ng tubig para upang makainom si Ismail, ay dahil sa pag-sacrifice na doon sa mapa, sa pang-pito niya ng sacrifice, paglakad doon sa isang maliit na bundok doon sa mapa, biglang sumulpot yung tubig doon sa lugar na yun, at nakainom si Ismail, nagkaroon ng tubig. Kaya sa ngayon, hanggang ngayon, yung tinatawag na Chamcham water, tubig na Chamcham, pinakikinabang ang buong Saudi Arabia, pinaka-espesyal. Doon po nang sinila sa mga. Sa time na yun. Kaya, sa makatuwid, ang pinukwar na purpose kapag mag-sacrifice ang isang tao, alang-alang sa kanyang Panginoon na lumikas sa kanya, ay may katumbas. Kumbaga sa araw, bibigyan ng Allah ng biyaya. Oo, bibigyan na. Tulad yun, si Ismail, nagkaroon ng tubig na buong Saudi Arabia dahil sa sacrifice ng nanay niya, si Hajar, asawa ni Ibrahim, Abraham. Yun. Kasi sa 24 oras, may prayer dyan, prayer time. Yan yung prayer time. May orasan yan, tulad ng alas 12. May time dyan na pray, magsasala mo ng alas 12. Alas 12:20 siguro yata yan magsasala. O alas 11:30. Ay, alas 12:30. Pagkatapos naman sa alas 3, may sa prayer din, prayer time. Kasi 5 times din yan magpa-pray sa isang araw. Pagkatapos naman sa tulad ng sa time na 15 to 6, may time din na magpa-pray. Pangatlo na yun. Pang-apat na yun pala yun. Sa umaga po. Sa itong alas 12, media, PM, ay may pray dyan. Siguro tatagal ng mga na 10 minutes. 7 to 10 minutes. Pagdating ng alas 3, 3:30, mayroon din pray dyan. Pangalawa na yun. Pangatlo na yun. Ang una pala, sorry. Ang una, kanina madaling ako. Anong oras po? 5 o'clock. Yan ang una. 5 o'clock. Pangalawa, alas 12:30 p.m. Pangatlo, alas 3:30 p.m. Pang-apat, 6:15 to 6 p.m. Pang-apat na yan. Pang-lima, mga 7 sa gabi. Wala na pong nag-inihuli. Yun ang mga obligatory. Yung mga obligatory na prayer. Yun na. Yung mga hindi naman obligatory, tulad ng madaling araw, alaw ng madaling araw, may pray din yun. Oo, sa madaling araw. Pero bihira lang yun. Pero sa mga lang yun. Pwede gawin ng isang Muslim, may reward siya sa kanyang Panginoon. Kapag hindi niya ginawa, yung hindi obligatory, wala naman siyang dating pa na. Hindi siya, wala siya. Pero wala naman pong parusa. Walang parusa. Hindi katulad yung 5 times, 5 bisig magdarasal sa isang araw, na kapag yan ay malaktawan, halimbawa, apat lang ang isasagawa, yung panglima ay hindi sasagawa, may paparusa. Dahil obligatory yan. Mas mayroon pa ito ngayon to, ay sa panahon ni Jesus Kristo. Si Jesus Kristo ay 50 bisis sa isang araw, 24 oras, yung kapanahonan niya. Tulad din ng Ramadan. Ramadan, si kapanahonan ni Jesus Kristo, siya po ay mamabasa niya sa mga Old Testament, hindi sa New Testament, na siya ay nag-ayuno 40 araw. Nagutom siya. Diba? Nandiyan yan. Mas mayroon pa yung kapanahonan ni Jesus Kristo, yung sa nanay niya, kapanahonan na nanay niya, kalahating taon.
nag-ayon. Paghapon, hindi kumakain. Aliba, hindi siya kumakain ngayon. Kahit tubig, kahit gamot, kahit sasakit ang ulo niya, hindi pwede kumakain. Kapanahon na ni Virgin Mary, nanay niya. Pero bukas, hindi. Kinabukasan naman. Kaya nangyari, isang taon. Oh, isang taon siyang nag-Ramadan doon kapanahon na nanay ni Virgin Mary. Kaya, nung pagdating ng kahuli-hulihan na Sugo, Messenger of God dito sa mundo, na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 5 beses lang siya sa pagdaras sa Sugo. Kasi panahon na hindi nakakayanan ng tao. Oo. At saka, si Jesus Kristo siya ay nagdarasal, nakatira pa, nakatuwa. Parang pagdarasal ng mga Muslim ay yung dinidikit yung noo sa lupa. Ganun ang pagdarasal ni Jesus Christ. Kaso lang, kaya nangyari naman si Apostol Pablo, siyang sumira dyan, gumawa siya ng New Testament na bago upang mabinta, makabinta siya, magkaroon ng kayamanan. Ganun ang nangyari niya sa mga Kristiyano eh. Kung bakit nasira ang pananampalataya ng Kristiyano. Sa totoo lang, sa sumunod lahat kay Jesus Kristo, makakaakyat sa langit. Sa Aba. Oo! Sa lahat ang mga yapak ni Jesus Kristo, siya ay magpunta sa paraiso. Kaso lang, nung nawala na si Jesus Kristo, kanyang gumawa si Pablo, kanyang apostol, siyang nakasira. New Testament. Ang dating, binago ang lahat. For example, hindi pwede ang baguhin ng mga ganun, mga nauna. Yun ang original eh, di ba? Tulad ng, di ba, mag-apply tayo sa mga agencies o mga kumpanya. Sinirox ko nga, pero hanapin ang original. Kung totoo, hindi. Di ba? Hindi tayo ma-approve ngayon na walang original. Ibig sabihin, ang original, yung mga nauna. Ngayon, yun din ang hanggat sa katapusan ng mundo, pag pananampalata ng isang tao, original pa rin. Hindi pwede yung Xerox, di ba? Kaya ganun, nangyari si Xerox, ni Pablo. Kaya nasira ang pananampalata ng Muslim. Kaya sa ngayon, napakaraming Christian pumapasok sa Islam, Muslim. Mabubuksan nyo siya sa internet yan. Di ba yung si Francis? Yung kapinalitan ni Francis, si Pope? Benedict. O nasaan na ngayon? Muslim na. Islam na. Oh, marami na kakita. Pinakita nila sa akin na yung sa YouTube. Oo, siya ay nagsahada. Ibig sabihin ng nagsahada, siya ay nagsaksi doon sa Masjid sa Saudi Arabia. Nanunumpa siya sa doon sa pinuno doon sa Saudi Arabia. Anong panunumpa doon? Sa kina, Adwala, ilaha ilallah, sunnah Muhammad. Ako po ay nagsaksi na walang ibang dapat maliban, pasambay maliban lang sa Panginoon. Lumika. At ako po ay nagsaksi na walang ibang dapat ito rin na unang messenger o unang sugo o kaya uling sugo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, alamin niyo yan. Yun yung si Benedict, Muslim na ngayon. Kung matsimpuan niyo dito, maraming mga pare dito na lang Muslim. Pero silent na sila. Mga pinuinto sa amin din. Dalawang nakausap ko na pare, kasama ni Cardinal siya. Kasama niya sa trabaho niya. Nag-Muslim. Pero hindi siya nag-Muslim dito sa Pilipinas. Sa Indonesia. Para hindi maalap. Mga paring Katoliko. Kung matsitsimpuan nyo, nandito sila mga Panginoon. At saka marami mga pastor. Kaya, siguro, kung ipagbasihan natin kung anin ang tama. At saka, sa liksinigin niyo, Mikey, kung bakit silang naging pumunta sila sa Islam religion kung alin ang tama. Di ba? Kaya siguro may oras pa kayo, may time na kayo. Maren yung saliksikin na kaalin ang tama. Di ba? Kasi ganyan eh. Kung totoo, kung matitignan mo yung mga ugali ng tao, hindi natin makukuha ng tama pananampalataya dyan sa mga tao na hindi. Pero tumingin tayo sa mga unang mga kung ano ang tama. Kung ano ang tamang guide. Oo, Muslim siya. Ang hindi kami pwedeng maging Muslim na hindi kami naniniwala kay Jesus Kristo sa kanyang mga pangaral. Dahil yung Quran na yan, nandiyan ang mga pangaral ni Jesus Kristo. Banal, nandiyan.
tininto lahat ang yung Quran na yun. Una, huling ibinaba yung Quran kasi unang-una, yung Torah, yung Zabur, oo, asa ka yung Quran, asa Injil. Ipilabag ng aklat, nabanal aklat, ki Injil, so Injil, ki Jesus Kristo, oo, ki Moses, Torah, yung Zabur, kay David. Mga banal lahat yan. Sa ngayon, sa tatlong aklat na banal na yan. Unga, huling-huling sugo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sa yung tatlong aklat na yan, nandiyan lahat kalagay. O kung nandito yung huli ko nang kuna Tagalog, magbabawasan. Yung kwento sa bago naglihi si Maryam sa kanyang si Jesus Kristo, nandiyan yung kwento. Oh, kinukwento roon. Yung bag ng naglihi. Okay lang yung mahabang kwento ko sa inyo. Tungkol kay Jesus Kristo. Ikwento ko lang dahil memorize ko yun. Nasa Quran. Kasi basahin natin yun. Wala na ibang huli Quran? Wala? Wala, no? Ngayon, ikukwento ko lang sa iyo kahit hindi nito mabasa. Saka sakali makabasa kayo. Na nandun sa Surah Maryam. Ngayon, nung paglihi ni... nagkakaroon ng anak, nung hindi pa nagkaroon ng hindi pa wala pang laman ng tiyan ni Maryam, wala pa si Jesus Kristo, dumating na si Gabriel alayhis salam, galing sa Panginoon niya. Sabi niya, ikaw ay magkakaroon ng anak na banal na anak na ihirangin dito sa lupa upang guide, tagaturo. Anong sabi ni Maryam doon sa huli Quran niya? Sabi na, paano ako magkaroon ng anak na ako'y matanda na? Kumbaga sa ano, siya ay lola na. Pero dalaga siya. Kulubot na ating mga mukha pag mga katawan. So ngayon, nagkaroon na. Dahil sa kagustuhan ng lumika balik sa atin. Nagkaroon kasi yung salita doon na yung kumpaya ko, kapag ninais ng Panginoon natin, ang mangyayari.